ng araw ay hanggang ngayon. Nakakaon. Bakit ka ang imit mo, presidente ng Pilipinas? In how much more sa ating mga anak ng Diyos? Na tayo po ay naglilingkod sa hari na mahari! Come on, Charles! Palapakan natin dyan! God bless us, Lord! Makapangyarihan po siya pagkatapos yun na kasual ba? Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Gusto niya intimate relationship. Kaya nga marami sa tinawag na church ang mga members only. Pero kaunti ang mga disciple. Kasi a disciple is a follower of Jesus Christ. Ipaglalaban nila yan. Kagaya ninyo, marami pong pinaglaban ninyo sa inyong mga amo na kung saan pag-araw ng Linggo, hindi kayo pwedeng hadlangan. Marami po ang nag-pray dahil sa factory po, pabuti kayo, alam po ng mga taga rito yan, papalad kayo mga taga nagtatrabaho sa bahay. Pero sa factory mamaya, yung iba yan sa kanila, magtatrabaho pa yan pagdating. Yung iba sa kanila bukas alas 7, it's very tiring. Sacrifice po yan. Pero po, wala pong makakahigit pa po doon sa ibabalik at isusuklin naman ng Diyos. Kapag nakikita niya, lumalapit ka sa Kanya. Di ba may kasabihan, pag malapit ka palagi, di ba? Ikaw pang una nakatanggap ng informasyon. Hello? Kaya gusto ng Panginoon na maging malapit ka sa Kanya kasi kayo may mga problema sa asawa, God is a God of revelation. Hindi na kailangan ka nila kayo na-inspire, bayad kayo. Sayang ang pera. Paglapit mo sa Kanya, i-reveal niya sa iyo. Kung ang ginagawa ng kasama mo. Kung ang ginagawa ng anak mo. Alam ng Diyos, hindi ko siya marunong magtapos ng sekreto. Kaya po, inaalis ka ni Satanas na lumapit ka sa Diyos sapagka pag malapit ka sa Panginoon, alam mo kung ano pong nangyayari. Pari ka mo, isa pong nung nandito po po sa Taipei, isa pong best friend po yung asawa niyo po, diplomat. Sabi niya po, one time, nagpanagto po siya sa akin, sabi ko gano'n, hindi ka ba na ano, hindi ka ba nabaghaba? Parang sinubukan ko lang po siya. Hindi ka ba at-ease, sabi ko gano'n, or peaceful ka, na kung saan po ay yung asawa mo, taas yung matungkulan, baka may check, sabi niya, no. My God is the revealer of secret. Yun ang sinasabi ko sa asawa ko, huwag na huwag ka magtago sapagkat kahit saan sulok ka, yung Diyos ko muna, wala ko yung, di ba, kamera. Sabi niya gano'n, bukas lang na hangin, nakita ka ng ama ko. Kaya takot yung asawa niyo, huwag mo gawa na, sinabi ko niya, sapagkat she always spend time in prayer. She always fast and pray. Alam niya kung ano ginagawa ng asawa niya sa mundo. Nagugulat ang asawa niya. Kaya akala ang asawa niya, mayroong spy na doon. Di niya alam, ang spy niya po, mahigit pa doon ang Holy Spirit! Hallelujah! Sabi ng asawa niya, paano mo asawa? No! Because today, you're wearing the color, like for example, green. You're wearing green, sabi niya gano'n. And your pants is, the color is black, sabi niya gano'n. Ay, di na tanong ko yung asawa niya, natakot. Bakit ka mo? Pikit po yung Panginoon. Pero hindi gano'n mo kabiro mga kapatid. Kailangan mo makapit ka sa Diyos. Kung baga nang talaga nandun ka, ito po yung tatay natin. Tayo, hindi ko na kahit. Tayo, hindi ko na talaga kahit. At alam mo kapag palagi kang malapit sa Panginoon, hindi man ngayon niya, tayo mo ka, hindi ka kukunin ng Panginoon. Hindi ka kukunin pa yung ipakita sa iyo na ang Diyos natin, isa na ako. Amen. Hindi po siya nagbabago. Kaya it leads us po sa pangatlo, si Boroknak na po. Sabi po dito, Aya, pakikita po natin na kung saan ang pangalawa po ay ang salita ng Panginoon. Ang pangatlo po ay yung kinatawag na pagtitiwala natin sa Panginoon. When you draw near to God, kailangan niya po yung trust. 1 Samuel po 14, verse 36 to 37. Ito po yung tinatawag po na pagkakataon na kung saan po si Saul ay ginamit po siya na maglig po sa mga Israelita bilang isang hari. 1 Samuel po, kung mayroon kayong Bible at kung mayroon po dyan sa projector, pakiano na lang po. Sabi po dito ay 1 Samuel, okay.
chapter 14, sundan nyo na lang po ko, verse 36 to 37 po. Kung nandiyan na po yan, pwede nyo basahin. 1, 2, 3, pag-ibasa nyo po, sandali. At sinabi ni Saul, sumin na sila ng mga Filistin. Aking silang sansala hanggang sa pag-iwan ng sasama. Huwag tayo magpapitin sa kanila. At kanilang sinabi, gawin mo ang naakala ng mga Filistin. Ang gagawin sinabi ng sasertote, kaya lumapit dito sa Diyos. At sa pagkakitin ng Diyos, lusunin ko pa sa mga okay, Psalms 145, para po ng convincing po kayo talaga nito eh. Sinabi ng Panginoon, verse 18, Psalms 145, verse 18, siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang tao, ang pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Eh, underline po yan. Sabi niya rito, kapag tapat, tapos kung sabihin na siya, wala eh. Wala, wala ko yung may tulong sa'yo. Tapos kung maalala ko po nila yung ginawa mo nung unang panahon, kung pupunta ko, nakalimutan na 6-speed bilog ako, na 6-speed bilog na drama ko yung tower, binanggit niya. Tapos sabihin niya, wala ko tulong eh. Kasi yung ginawa mo sa sa'yo. Pero yung Diyos po natin, kapag natin, sabi dito ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa kaya hindi ka papakinggan ng Panginoon kung hindi ka nalapit. Eh sabi niyo, pastura, lumapit naman ako araw at gabi. Bakit? Hanggang ngayon, wala pa rin. Huwag ka mag-alala. Lumapit ka lang na lumapit. Huwag ka agad mag-give up kasi marami din lumalapit. Ha? Kaya po ay hindi mo problema sa Diyos sapagkat pangako niya na paglapit mo tutugunin ang problema na sa iyo. May tiwala. Kasi kung hindi ka natitiwala, wala rin pong mangyari, di ba? Tama? Hello? Wala po kukusap. Eh, sabi po dito ay una paglapit mo po at may pagtiwala sa Panginoon. Kasi po, agad-agad tayo malapit. Ang sadlo na may mga pero no may problema, talaga ang dami ang isip sa akin, hindi ko paasa lang. Ang dami, pero nung tinugod na ng Panginoon, kablako-blako. So, alam niyo, Panginoon, hindi niya ginagawa yun. At naranasan ko nung isang araw, kasi po ay, palagi po yan ako advance, magbili po ng card. Sabi ko ganun, what if, kasi po habang nag-aaral po dito, gumagawa ko ng sermon ito, sabi ko ganun, what if kung ang Diyos din namin, ibablock na kami? Kawawa kami sa sanay ko. Pero po, hindi ginagawa sa atin ang Panginoon. Pagkasala ka ba, pag lumapit ka, patawarin na ng Diyos. Humingi ka ba ng saklulo, nandiyan ang Diyos. Kung humingi ka po, nandiyan na kalakasan, nandiyan ang Diyos. Kaya po, it's exciting to know that we have a Savior. And lastly po rito, sabi ko ng Panginoon, kailangan pasalamatan mo siya. Purihin ko siya. Lord, salamat sapagkat habang hinihintay ko yung kasagutan na aking panalangin, pinupuri kita na ikaw ang Diyos na hindi niya diba. Sapagkat pag hindi natin yung kapatid ilagay sa ating puso't isipan, makakalimutan natin ang Panginoon. Pero kung purihin po siya, Lord, salamat! Hindi mo man po yan binigay sa araw na ito. Alam ko, baka po bukas, baka po sa sunod na linggo, ibibigay mo sa akin kahit mas yun. Ano ba yung tao na titiwala?
tiwala. Parang ang punot ng loob ninyo. Kailan na nyo ba itong trust na ito? You must trust God. Yung trust talaga na kung saan lahat ng tao umayaw sa iyo, pero ang Diyos hindi umayaw sa iyo. Ito yung Diyos na kung saan pag lumapit ka, hindi pa po sa court na iyo. Ako po, mismo po, ilang pastor, marami din po kung tawag po na sinaktan, hindi mga sakit. Marami po, kasi po ay hindi lahat ng membro, okay. 90%, 1% na sa iyo. Ako sanay na ako yan magsabi, ay matula, mabait yan, bulag-bulag lang. Sanay ako sa mga gano'n. Madalas po, nasaktan din po ko, pero po ay sabi ng word na hindi ko. Sapagkat kung wala kaming problema, hindi kami makakalapit sa inyo. Thank God for this opportunity na malaki yung problema na ito. Thank God na nasaktan po kami sapagkat we can share to others how you comported us, how you healed our world. Lord, thank you! Thank you, Lord, thank you. Alam niyo po, pagkatapos yun, mayroon pang peace of mind. Mayroon po, malaya ka na po na lumapit sa Panginoon. Wala kang agam-agam. Yun po ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Magtiwala tayo sa Diyos. At kapag mayroon po tinatawag ng problema, siyempre po masunod na po yun, yung tiwala ng Panginoon. Kaya po, makikita po natin sa ating buhay po, sa ating pagtatapos ngayong hapon ito. Maybe po, kaninang makapag tayo out of court. Maybe po ay mahaba po ng oras. Makalapit po tayo dito. It doesn't matter kung hindi ka na, kung yung parehemo po ay talaga hindi kailangan marinibig pang tao na nagbuwala ka. Okay. You can just stand silently. Lord, here is my life. I trust you. Nagtiwala ako sa iyo sa araw na ito at hindi rin po ako aalis sa altar na ito na hindi ko po matanggap ang kapayapaan. Sapagkat paano ko lalabas dyan hindi pa yapa ang buhay ko? Paano ko lalabas dyan kung mayroon pa rin ang bigatin? Paano ko lalabas dyan kung hindi mo ko bigyan ng pag-aanan? Sapagkat pangako mo, lahat na nagbibigatan kumapit. Matthew chapter 11, verse 16. Okay, lumapit kayo, nagbibigatan, nagbibigyan kayo ng pag-aanan. Hindi na ba kailangan na ilihan sa po kayo? Okay, nakintay po kayo, nagtatawa sa prayer. Just go to God. Okay, meron po po tayo mga 15 minutes. Lumapit lang po kayo sa Panginoon. Just utter a simple prayer. Lord, itong buhay mo ito, para ito po sa kapatid ko. Lord, para ito sa anak ko. Lord, para ito sa aking pinagkatrabawa. Lord, para ito sa ganito. At salamat sa paggat sa aming pagtitiwala, sa aming paglapit sa iyo, hindi mo kami tatalikuran. Hindi mo kami pinigurin. At ito po, yung sinabi niya sa Psalms 145 kanina, lahat ng malapit sa Diyos. Verse 18, basahin po ulit at ulitin po po. Sabi po dito, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang tao ang pagtawag sa kanya'y tapang at ito. Kaya tapang po yung Diyos, nakikinig po siya sa araw nito sa iyong malapit. Kapag-awag po ang aking mga